Hi guys, nandito tayo ngayon sa Grains Furniture. So guys, in case na interesado kayo bumili ng mga elegant na mga tables, mga chairs, mga shelves, or mga drawers, I think this is the right spot para sa inyo. So right now, kasama natin dito ay si Lynn. So siya yung staff or sales na nag-handle sa mga furniture. So in case na may mga queries kayo, pwede nyo siya i-chat at siya mag-help tayo mismo sa inyo. So Lynn, ano yung mga products na mga binibenta nyo dito sa Grains Furniture? Meron po kami dito ng iba't ibang design ng tables, chairs, benches, console tables, display rack, coffee tables, side tables. Okay, tara, tour na muna natin, tingnan natin yung mga iba't ibang products dito. So, Lynn, nagko-customize din ba kayo ng mga tables pati chairs dito? Yes, nagko-customize din po kami. Isa nyo lang yung designs nyo at kung anong kahoy, kami nang bahala. Okay, ayun. So guys, narinig nyo, they also customize tables and chairs. In case that you're interested on buying some elegant tables and chairs, just visit their Facebook page at Grains Furniture. So, si Lynn mismo ang personally magre-reply sa mga queries ninyo. Back na tayo sa pag-vlog. Hi guys, so ngayon dito tayo nag-shoot sa may Grains Furniture, sa may showroom nila sa Antipolo. So katulad ng sinabi ko, in case that you're interested in buying a furniture, we're just gonna put the link on the description, the Facebook page of Grains Furniture. Today, we're gonna go with the nature. So ang unbox natin today is the Acer Vero. So Tito Dustin, ano ba meron dito sa Acer Vero na ito? Ang Acer Vero ay isang post-consumer recycled material o tinatawag nilang PCR made. Ang kagandahan ng laptop na ito ay gawa siya sa mga recycled na plastic na kung saan ina-assure ni Acer na magiging eco-friendly ang laptop. Sa pamamagitan nito, nakakabawas sila ng mga waste sa ating kapaligiran. So, thank you Tito Dustin sa information. So, this laptop is actually eco-friendly. After this video, guys, magbibigay tayo ng 2 Predator loot bags. So, ano ba nasa loob ng Predator loot bags? It comes with a Predator shirt, ID lanyard, and may kasama notebook and pen. In case na interesado ka manalo sa mga giveaways na to, guys, it's just simple. Just like and subscribe to our page. And hit that notification bell, baka ikaw yung manalo. Kasi after we announce the winner, meron lang kaming 30 days na binibigay. After 30 days, if you don't claim it, it will be forfeited. Guys, wala kayong kailangan bayaran dito sa mga giveaways na to. We just need your details like your name, your delivery address, and your contact number. Huwag nyo po ilagay sa comment. Baka kasi makita ng mga ibang tao at maging ka-textmate nyo yung ibang mga nanonood ng video na ito. So, before we unbox this unit, meron itong kasamang Acer backpack. Ito. So, alam nyo naman na kung ano yung itsura ng Acer backpack. And then, let's open this unit. So, on the box, may kita nyo may Acer logo. And there's actually a Microsoft Office on this unit. So, once we open it, ang unang bumungad sa inyo, syempre, yung laptop. And before natin i-open yung laptop, may kita nyo dito 100% recyclable packaging, repurposed packaging, 100% recycled plastic bag, 85% recycled pulp, and soy ink, the model this, Aspire Vero. Etong si Acer ngayon is parang one with the nature talaga eh. Yung mga recycled plastic, so rather than na naiipon sa mga garbage dump natin, so nire-recycle nila ito at nilalagay sa laptop. So paano yon? Yung processor plastic, recycled plastic, yung memory recycled plastic. So mamaya i-open naman natin yung chassis nito. So titingnan natin kung ano yung mga nirecycle ng Acer dito. So anyways, i-open na natin. So we got here the unit. Oh! We got here printed manuals, guys. So, may nakasulat dyan na Aspire Vero. And then, there's the eco-friendly logo at the back. So, once you open it, ayan. So, nandito yung mga manuals niya. Acer Call Center, ayan. So, in case may mga questions kayo about sa Acer, you can actually call this number. +632-555-2300. In case for warranty support or you something to do about Acer, you can actually contact them. And lastly, meron siya mga stickers, oh. So, hindi lahat ng Acer products may mga stickers. Nakikita lang natin itong mga sticker na to sa mga gaming laptops nila, katulad ng mga Predators, pati ng mga Acer Nitros. And the charger may nakasulat pang Recharge the Planet. Diba?
So we got here 19 volts, that's 3.42 ampere with the 65 watts. So itabi na natin to, and let's talk about the physical appearance of this unit. The color is volcano gray. Ang unit na to, kung ano yung color niya sa cover, yun din yung color niya sa body. Except nga lang dito sa monitor is, of course, color black. Okay, so katulad ng mga Acer Swift, meron itong tinatawag na ergo lift na every time that you open the laptop, aangat yung ilalim. So, makikita nyo dito sa ilalim, meron nakasulat na Intel Core na naka-engrave. And sa kabila is post-consumer recycled. Now guys, hindi katulad ng mga ibang laptop stickers yung mga nakikita natin eh. Mga is either Intel and AMD. Ito, naka-engrave. Astig, di ba? And then, mapapansin na natin dito sa ilalim, ayan, yung mga rubbers niya is may pagka, may yellow. Okay? So, hindi siya katulad ng mga ibang laptops na yung basic na is either silver or it's either black. Ito, kaya tinawag talaga nila na volcanic gray. And by the way, not to mention, meron din nakasulat na Acer logo dito. Normally kasi ang mga Acer logo nandito sa gitna. So, dito nilagyan nila sa medyo onti dito. Sa taas. Sa ilalim, nandito yung air intake and then dito sa labas yung out niya. Bulky siya tingnan, pero ang ganda na itsura niya. Now, let's talk about the ports of this unit. We got here yung saksak ng power and we got the LAN port, HDMI, and dalawang USB 3.2. It actually comes with a charging icon here and then a USB 3.1 Type-C. On the other side of this unit is the light indicators if naka-charge yung laptop or naka-on yung laptop, an audio combo jack, and a USB 2.0, and we got here a Kensington lock. Now let's talk about the dimension of this unit. The length is 14 inch, the depth is 9.4 inch, and the height is 0.7 inch, while the weight is 1.8 kilograms. So it looks like a bulky laptop, pero hindi naman siya ganun kabigat. And the viewing angle of this unit is somewhat of 130 degrees. Now, let's talk about the specification of this Acer Vero. So the complete model is Acer Vero AV15-51-57WC. The processor of this unit is Intel Core i5, so that's an 11th gen dash 1155G7. So it comes with 4 cores and 8 threads. So it's a quad-core laptop with a base boost of 2.5 GHz while the turbo is 4.5 GHz. So the memory of this unit is 8GB and the speed is 3200 MHz. The storage is 512 SSD, so that's PCIe and NVMe. And the integrated display is Intel Iris Xe. So ano ba pinagkaiba ng Ultra HD graphics pati ng Xe graphics, Tito Dustin? So Dustin, ang pinagkaiba ng Intel Iris pati Intel Xe is number one, mas maliit na yung nanometer na ginagamit sa Intel Iris, which is only 10 nanometer, while dun sa Intel Ultra HD, it's actually 14 nanometer. Ngayon, pag mas maliit ang nanometer, mas maliit ang transistor, mas efficient sa power to, or mas matagal mag-consume yung battery ng laptop. Now, not to mention, dati kasi ng mga 9th gen, 8th gen, or 7th gen, yung mga generations older, hindi pa nga Ultra HD ang tawag nila dyan eh. Ang tawag lang nila dyan is Intel HD graphics. Dyan yung nauso yung mga Intel HD 530, and then nagkaroon ng 640. Now, this 10th and 11th gen, dito na lang nauso yung tiyatawag na Intel Ultra HD graphics. Ngayon, na-evolve. Pagdating natin sa 11th gen to 12th gen, ang tiyatawag na nila is Intel Iris Xe graphics. Thank you, Tito Dustin, sa information na yan. Okay, now let's talk about the display of this unit. So this is a 15.6 inch 1920x1080 resolution Full HD IPS. So right now, I'm testing the camera of this Acer Vero. So yung ito yung video quality niya. This is a 0.9MP just like mga ibang laptops. But I noticed that the 0.9MP of this unit is actually mas maganda siya compared sa mga ibang laptop na previously na vlog namin. And by the way, what you're hearing right now is the audio quality of this Acer Vero. So, typing test, actually, I was able to score 56 words per minute on this laptop. So, hindi ako nanibago. This is actually above average compared dun sa normal na laptop na ginagamit ko. And this is an alphanumeric keyboard. It comes with a numpad. It has a white backlit keyboard. And the tracking pad, actually, malaking tracking pad niya compared sa mga regular laptops. And it comes with a fingerprint sensor.
I almost forgot to mention that this laptop comes with an Acer Vero Sense. Katulad sa mga Nitro, meron Nitro Sense, and then sa Predator, meron Predator Sense. This, meron siyang Vero Sense wherein na wala sa mga Aspire, pati sa mga Swift. Right now, the laptop is running in 8GB and 512 SSD. Tingnan natin kung upgradable pa yung memory, pati yung SSD niya. So, itabi na natin to, and then let's open the chassis of this unit. Underneath the chassis, there's actually two fans connected. Magkatabi sila. And currently on 8GB. However, there's actually a free memory slot here that you can add additional 8 to make it 16. And the 512 SSD is located here. Wala siyang 2.5 SATA. So just to sum it up, ang pwede nyo i-upgrade dito is the memory only, or pwede kayong magdagdag ng memory. The laptop comes with the 1-week replacement warranty and the 2 years Acer warranty. Now, let's talk about the pros and the cons of this unit. Number one, it comes with the Vero Sense. Katulad ng mga Nitro pati Predator, meron silang Nitro Sense and Predator Sense. Wala pa ako na-encounter na Aspire Sense or Swift Sense. Knowing na kahit ano to, consumer price, it looks like a premium laptop. The other pros on this unit is its backlit keyboard and yung fingerprint sensor niya. Hindi lahat ng laptop may backlit at hindi lahat ng laptop may fingerprint sensor. So in case that you're working at night, hindi kayo mahihirapan na mag-type kasi backlit keyboard nga siya. And the other pros on this unit, the laptop comes with a Microsoft Office. Hindi lahat ng laptop may lifetime Microsoft Office. Yung iba, trial version lang. Parang sa pag-ibig nyo, trial version lang. Emotional, damn it! Now, let's talk about the cons of this unit. Isa sa mga cons ng unit na to is yung screen niya. Hindi naman siya sobrang bezel, pero hindi rin siya ganun ka-slim. Katulad ng mga Aspire, pati mga Swift, na medyo borderless na yung mga screens nila. Probably is because of the material made. Of course, this is purely plastic. Baka medyo hindi na kaya dito sa mga monitor edges, ganyan. And isa rin sa napansin namin dito sa cons na to is yung feeling ng cover ng laptop na ito is para siyang cardboard, yung ganun. Or parang every time you feel, parang ang gaspang ng daliri mo. Yung parang may mga alikabok yung daliri mo. Tapos, ano yung feeling na gano'n? Yung parang feeling mo gusto ulit maghugas ng kamay, tapos paghawak mo ulit, parang ang gaspang na naman. So, ganun kasi yung build ng Acer Vero na to. So, aside from doon, wala na ako nakikitang pros and cons on this unit. In case you did notice some pros and cons, your comment is highly appreciated. Sino ba ang target market ng unit na ito? Ideal to sa mga estudyante natin. It comes with the Microsoft Office, and the laptop is already i5. So, basically, you could do actually video editing here, photo editing here. Hindi lang pwede dito yung mga 3D rendering. Kasi if you'll be needing a 3D rendering, at least you need a decent video card of a laptop kasi integrated lang to eh. Target market din ito, of course, yung mga work from home or yung mga corporate offices. Kasi mga katulad ng mga corporate office, kailangan lang naman for encoding or yung mga sa mga call center, mga whatsoever. It's an i5 laptop. If you're interested on buying the unit, we're selling this around 38,000. Ang SRP nito is actually mga nasa 40,000. And sometimes we do a sale, baka maabutan nyo, ibenta namin ng 38,000 or less. Now, in case that you're interested on buying this unit, you can actually purchase this in any of our branch. We're just gonna list it at the end of the screen. In case na ayaw nyo pumunta sa store namin due to pandemic, don't worry. Kasi we do cash on delivery nationwide. We have our own couriers. Malay nyo, baka ako pa nga mag-deliver, di ba? Ng laptop ninyo. So we also have installment like Bill East and Home Credit. So after this video, guys, magbibigay tayo ng dalawang Acer Predator loot bags. So in case na interesado kang manalo ng mga giveaways, it's just simple, just like our page, subscribe to our channel, and hit that notification bell. And malay nyo, pagdating natin ng 100,000 subscribers, isusurprise natin yung mga subscribers natin kung gaming laptop man ito or hindi. Okay, so I think nasabi ko na yung tungkol dito sa unit na to, kung paano ginawa ito, at yung specifications, at yung chassis, and yung mga giveaway. Then again, this is Dustin from Laptop Factory. Thank you for watching. See you next time. Bye-bye! Highlights, 10, unboxing, chassis removal. Okay, alright. Wow.
sana all ano eco-friendly. So after this video, si video and I ano Uncle Roger. Okay, so I think nasabi ko na yung tungkol dito sa unit na to, kung paano ginawa ito, at yung specifications, at yung chassis, and yung mga giveaways. Then again, this is Dustin. Okay.